So yun po mga kabayan, magandang tanghali po sa atin lahat. So ngayon po, for today's vlog ay andito po tayo sa ating mga scholar po ng PB team sa Balayan, Batangas. So nagbabalik po tayo dito ulit. Galing po ako sa Mindoro, sa amin. So yun sa pagkatapos po sa mga nangyari lahat sa pamilya po ni Sir Paul. Ayan, condolence po ulit sa pamilya Tisaluna at sa amin po, pamilya po namin. Ayan, at yun nga po yung mga nangyari po sa mga mahal po namin sa buhay. At ganun pa man, siyempre ganyan po talaga ang buhay. So patuloy po tayo pagtulong sa ating mga kababayan po. Ayan, back to mission po tayo dito sa Batangas dahil kakaway ko lang po mga kababayan. So ayan po, at bago po yan, don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel po sa ating mga bagong viewers po na mga mananood. Please subscribe po sa aking YouTube channel mga kababayan dahil kunti na lang po at makakamit na rin po natin yung 100,000 subscriber po. So mag-update po tayo ngayon dito sa ating mga scholar po at meron po kasi akong nabalitaan kay RJ na hindi po maganda doon sa binigay po ng sponsor para po sa kanya. At yun po, at nakakalungkot man, pero alamin po natin kung ano po yung nangyari sa binigay po ng sponsor kay RJ. Tara po mga kabayan, samahan niyo po ako. Huwag ka malikot ha. So malapit na po ang pasukan mga kabayan. At ayan, so ako po ay nakatira na po dito sa Balayan. So sila RJ po ay medyo malapit po sa amin. Siguro mga ilang minuto ang matakbo. Dati po isang oras po mahigit, ngayon ay malapit na ako sa kanya. So ito po yung mga bahay po nila Rica May. Doon po ang kila RJ. Andyan po sila RJ. Saan sila RJ? Andyan? Sino andyan? Ha? Sino andyan? Ha? So dito po ang kanilang bomba. Oh. Ito po ang kanilang bomba. So malapit na po ang kanilang liguan. Ayan. Ayan, oh. Dito. Ay, tulog. Saan dito na tayo sa kila Ate Marjorie. Siyempre kasama po natin ang ating mga scholar. Nandito sila lahat ngayon. So ang wala lang po dito ay si RJ at saka si Princess at si Clarice at si Jericho. Oh. So mayroon niya kita po ako ditong pagkain po nila. Oh, mga biyabas. Saan to galing itong mga biyabas ni Marjorie? Kay Ate Cherry. Ha? Kay Ate Cherry. Nanguha silang biyabas doon? Oo. Oh. So napakahitik po ng aking microphone po ngayon mga kabayan. Oh. So, malikhaing pinoy tayo eh. Microphone po yan. Na doon to galing? Ha? Madami doon. Madami? Tikman po natin kung masarap. Ito kasi ang paborito ni Sir Paul. Tsaka ni Kuya Frankie. Ni Derek Frankie. Hmm, harap. Lasang biyabas. Ha? Biyabas talaga, sir. Ha? Biyabas talaga. Ah, biyabas. Kala ko lasay, lasang biyabas eh. Ang kamis. Ito ang merenda nyo ngayon. Ha? Papa. Ito ka, tayo ka dito. Tayo ka dito. Yan. Kaya kita kami lahat. Hmm. Matamis talaga mayabas sa Ate Chiri. Ha? Matamis. Kamusta naman kayo dito? Nagsusulat kayo Ate Marjorie? Ha? Nasimot yung lapis ng mga bata galing sa school kahapon. So kamusta naman po kayo dito? Okay lang naman. Okay lang naman. So mag-aaral na ulit mga bata? Aaral so, na ulit. Sa by baka 25 o kaya sa next week ay mamili na akong gamit sa mga bata. Ha? Ito. Sila. Mayroon ba binigyan sa inyo dito? Si Ray kami at si Angel at si Gerald. Ah, sila. Mga notebook. Oh, notebook lang. Kulang pa. Ito si Jan. Hindi pa mag-aaral. Ilan taon na ba si Jan? 5. 5 taon na. Si Angel ha? Magbawi ka ng pag-aaral mo ha? Papa. Ha? Papa. Ano ang mapapangako mo susunod? Ha? Ilan pa si Ilan. Ha? Jill? Huwag tsatsaga ka magpasok. Yan ganyan. Kita ko? Ganyan? Ganyan. Ha?
Anong gagawin mo sa sunod na pasukan? Babawi ko sa sunod sa nanotitis. Yan, babawi ka sa sunod, ha? Para ano, para magkaroon ka naman din ng ma-experience mo kung paano umakyat sa stage, ha? Angel, ha? Mag-aaral lang mabuti, baka puro laro. Ha? Hindi. Huwag puro laro, kasi pag puro laro, ay hindi na mapukusan yung pag-aaral. Ikaw din, atiri kami, ha? Opa. Anong mga pangako mo sa sunod natin ngayong taon? Alam niyo naman ay mag-arte. Mag-arte daw. Oh. Alam daw na mag-arte, sabi ni tita mo. Anong mga pangako mo, atiri kami? Opa, sa matis po. Sa matis? Sa matis. Mag-aaral lang? Mabuti po. Ayan. Si Jan ay hindi pa mag-aaral. Mag-aaral na ba? Ilan taong nga Jan? Sampo. Sampo. Lima. Hindi pa ata pwede si Jan. Oh, pina-endure ba si Jan? Hindi pa. Kamusta pala ate Marjorie yung sa purpose ng mga bata? Sabi, sa katapusan para ko ako. Ah, makakasahod na. Kasahod na. Oh, palakpakan. Palakpak kay makasahod na. Oh. So ilan yung mga ano mo, mga eskolar, mga nag-aaral sa'yo? Lima, no? Lima. Pito. Ilan ang nakasali? Lahat sila yung nakakuhaan. Nakasali. Okay. So ngayon po, ate Marjorie, ay may problema tayo doon sa yung kay Clarice at kay Jericho ata. Gawa doon sa Mulanay kasi na nirecord mo yung birth certificate nila. Ay, sabi ko nga, meron... Sino ang kakilala mo kayo doon makontak doon sa Mulanay? Sabi ko nga na sana kay doon sa umuwi yung kapatid ko. Oh. Kuya, kung nakakontak sana ako doon sa pamangkin ng asawa ko, ay, hanapin mo yung ano, hanapin mo yung pinsan mo doon o kamag-anak mo doon. Yung tiyan ko, si Tia Inday. Kakausapin ko, pahingi akong contact number. Wala akong namang contact number nila. Kasi kailangan kasi may tatak yung birth certificate nila. Kasi pag hindi mangyari yon, ay kung sila ay mag-grade 6 o baka sunod na pasukan, hindi sila tatanggapin. So kaya, kundi kaya pag grade 6 nila, hindi sila makagraduate. Sabi ko na ikaw, kung malaki-laki makukuha sa kwan, uwi muna ako. Oo, yun ang maganda doon. Umuwi muna kayo doon at yun ang sadyain nyo. Sino nga yun? Sino nga yun? Makikita ko naman yung sa birth certificate, yung walang tatak, yung walang registered. Kasi nandun kasi yung record sa Mulanay. Meron silang birth certificate, yung mga bata, kaso lang, yung patunay talaga. Nandun kasi yung record sa Mulanay. Hindi tayin ako doon, ay kaso ko lang, hindi ko naman makuntak, wala naman ako cellphone number nila. Oo, sana ay kung makakuha kayo ng malaki-laki, nang sa purpose ngayon, na pwede niya naman gamitin doon dahil ay naman ay pag, sa pag-aaral ng mga bata. Ha? Magkano naman pa masaya papunta doon? Hanggang doon, abutin 900 daw. 900 pesos? Abutin? Tuloy naman ako doon, kung makakauwi sa akin tiyahin. Parang 800 lang. Baka wala lang kasi galing dito papunta San Andres, nasa 850 lang pamasahe kasi nakapunta na ako San Andres eh. Baka, hindi man ako muna upit. Ilang taon ka nang hindi nakaka-uwi? Aba, ilang taon na si Gerald? Anim na taon na. Sino ang bunso mo nung ikay huling umuwi? Eh, si Gerald. Ha? Dito ko na nga ipinanganak kaya si Gerald. Ah, si Gerald. Matagal na. Hindi na nakaka-uwi. Matagal na. So, paki-ano lang ako ti Marjorie ha. So, mag-update naman sa akin yung teacher kasi ako naka-ano doon. Ikaw ba ay nagbrigada? Nagbrigada? Alam mo yung brigada? Ah, oo. Sa barangay Iles pati. Nakikinigat mo ng radyo doon sa bahay. Oh, brigada. Ibig sabihin ng brigada, hindi brigada, news, FM. Hindi ganun ha. Ang brigada, yun ay pupunta sa school, maglilinis. Ah, hindi pa. Hindi pa mo na pa-update sa akin. Ah, hindi pa. So, kailangan mo magbrigada ha dahil marami kang estudyante. Oh. Nung nagpamintin ng taon ako, nag-update talaga din. Oo. So, grade 1 na yung mga anak mo. Kasunod ay grade 6 si RJ. At papabasahin ko sana si RJ kaso nangalakal si RJ. Dahil si RJ, pagka graduate po ng grade 6, ay pwede na po siya i-jump po natin sa ALS. Kasi si RJ naman ay ilang taon na si RJ? 13 years old? 13 years old na si RJ. Magti-13 ngayong taon. So, nakilala po namin si RJ. Ang edadlaan po ni RJ na 9 years old. So, ngayon po si RJ ay magti-10 years old na. So, ilang taon na rin po na yung tumagta-3 taon na po at namin siyang nakilala. O, 10 years old lata si RJ noon.
So, ayun natin Marjorie, at kaya ako pumunta din dito dahil yung bike ni RJ na binigay ng sponsor, at bakit nasira iyon? Sino nagsira noon? Sabi ni RJ yung ano yung kulang-kulang ang isip, pero ano, pinunta ni RJ, natanggihan na. Anong ginawa doon? Sabi sa akin ni RJ ay... Bilang pinirin na doon na tarantalangan siya ng pesta. Pesta dito. Doon ang nagdilin siya daw siya at mga mananaya doon sana sa color game. Ay kaso ko lang na biglang pinirin nung tao na yun. Anong nangyari ata nung patak... kasi dinala sa akin ni RJ yung bike at papayos natin nga. At yun naman po ay sana pupuntahan nga namin yung nagsira nung bike kay RJ at kakausapin pabayaran sa kanya at ipapapagawa po sa kanya yung nasira na sa bike. At ayun nga, nakaproblema nga po yung umuwi din ko sa Mindoro. Ganun nga po ang nangyari. Ang nangyari po nung natin Marjorie ay parang magbabike siya na si RJ, patakbohin, tapos hinawakan yung gulong, hinilang pataas. Oo, tapos bigla na pinirin ang preno, tapos napabagsak yung napabagsak bike. Kaya nasira yung bike. Ngayon pa naman po ibigay ng sponsor nila yung nagpaaral sa kanila, yung Anonymous natin kay Ma'am. So, mangyari, papayos nila natin. At hindi ko rin naman po alam kung sino po yung taong sumira noon sa bike. Alam niyo kung sino? Oh, tagaram lang nun. Siya, baka mapuntahan natin, kakausapin natin. Ha? So, yun lang. At wala man si RJ dito, baka babalik nila ako sunod na araw para mamili ng gamit nila. Ha? So, sino lang po ang walang bag? Kapa. Mayroong katatang bag eh. Ito, may bag ito si Rika May. Bago. Wala. Meron siya, wala. Sino yung may bagong bag? Yung binidinalan ko. Si RJ, meron yung bago. Ayaw niya ng... Naroon, bagong labang kanyang bag. Oo, bago ang bag. So, sige. Nakasilid doon na kanyang sapatos. Nakasilid? Oh, bag, galing ah. So, ayun po mga kabayan. At sa mga nais pong magbigay po tulong sa... pamilya po ni RJ, sa pag-aaral po ng mga ata. Message lang kayo sa aking Facebook page, Mastering ng Channel po. So, ayun nga po ang nangyari doon sa, para siyempre, maalam din ang sponsor po natin na yung nangyari po sa binigay po ng bike. At ipapayos naman natin yung mga kabayan at makausap natin yung nagsira doon sa bike. So, ayun kasi service po ni RJ yung sa pag-aaral. So, ayun po, at ingat kayo ito palagi. Babalik na lang ako sa na araw at ni Marjorie, ha? Dari kami, ha? Apa. So ayan po mga kabayan at maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers po at subscriber po natin. God bless po at magandang tanghali sa atin lahat.